What's up, beauties? It's me again, Nenlin Mei, and welcome back to another video. So, for today's video, ayan, it's our third day here in Boracay. So, ayan na nga. Lalabas kami ng maaga ngayon kasi kakain kami sa labas. And ang pupuntahan namin restaurant is yung kilala dito sa Boracay. At dinadayo talaga to dito sa Boracay. And na-feature na rin siya dito sa social medias. Sa mga social media na feature na siya ng ibang mga vloggers. So, pupuntahan namin siya today. And ang restaurant na ang restaurant na yon is Jasper Capsilogan or yung tinatawag nila mini karinderia or mini restaurant. So, subukan natin, itry natin yung mga produkto na meron sila or mga food na meron sila. And, ayan, simulan na natin yung video na to. Hindi ko na pa natanggalin. Hi everyone! Ayan, nakalabas na naman kami sa aming lungga. Ayan, papunta naman kami, sinasabi ko sa inyo na Jasper Capsilogan, which is sabi nila, masasarap daw yung food. And syempre, hindi kami magpapahuli. Kailangan namin itong matry bago kami makauwi. And habang papunta tayo doon, so papakita ko na rin sa inyo yung mga restaurant na meron dito. First, itong nakita natin is yung Chacha Beach Cafe. So marami dyang mga Italian, American, Korean, halo-halong lahi na nagsasaya or nagbabonding ganon. Ito naman yung Jerry's Grill. So may Jerry's Grill din dyan. Dito naman po sa may bandang right side ko, kung makikita nyo po, dito po yung Henan Resort Hotel. Ayan po, dito po makikita ninyo yung mga live cook, kung saan live sila na nagluluto. Buffet po yan, ayan, Sea Breeze Cafe. Ito po yung Henan Hotel, yan. Meron sila morning, ay breakfast, lunch, and dinner na buffet. And ito po, dito na po kami banda liliko sa may bandang gilid ng Henan Hotel. Ayan po, yung kanya. Yung left and right ko po is Henan Hotel po yan. So, didiretsuhin lang natin to hanggang dun sa dulo nito. Pag nasa dulo na kayo nito, punta kayo ng left side. And ito yung makikita ninyo sa left side nyo. So, bye-bye nyo lang yan hanggang dun sa dulo. Kabilang dulo. And makikita niyo na dyan, malapit-lapit na kami dyan sa Jasper Capsilogan. And finally, we're here! Ayan, nandito na po kami sa Jasper Capsilogan and Resto. Ayan, papasok kami ng dyan, para siyang itsurang karinderia lang. Pero safe naman lahat ng food kasi yung parang may shield, ganyan. Naka-shield naman siya. So, nakabalot din lahat ng mga food dyan, mga takip din naman. And ito yung menu nila na sa taas. So, nandito kami banda sa right side. Umupo sa... After namin kumain, dumiretso kami dito sa D-Mall Palengke. Ayan, first time ko makakapunta dito sa D-Mall Palengke. Ayan siya, may mga meat dyan. Nandiyan yung mga meat, vegetable, prutas, bigas, isda. Dyan yung makikita. As in, parang palengke lang talaga siya. Finally, we found it! The toyo! Yes, the favorite ng mama ko and favorite ko. Yes, ayan. Dito talaga kami nakabili sa Boracay ng toyo. Kasi doon sa tinutuloyan namin is walang palengke. So, hindi kami makabili ng toyo. Ayan. Ito siya, o diba? Bumili kami dyan ng toyo. Maraming binili ng mama ko eh. And then, ayan yung itsura dyan sa gilid-gilid. Ayan, o tinitimbang na yung toyo. Diba, kinamay pa ni kuya. Kuya, malinis ba yung kamay mo? Baka hindi ka pa naghuhugas. In fairness, dito lang ako nakakita ng palengke na malinis. As in, malinis talaga siya. Wala siyang kadugyot-dugyot yung area ng palengke na yon. And, andito naman kami sa D-Mall. Kung saan yung mga, alam nyo na, restaurant, mga
souvenir shops, ganyan. So, nagtingin-tingin lang kami ng mga souvenir na bibilhin namin. And, naglibot-libot na rin kami ulit dyan. Actually, nakakapagod maglakad, but super enjoy, promise, lalo na kapag ganyan nakikita mo and kasama mo yung family mo. Super bonding moment talaga, super happy moment. Syempre naman, we miss each other a lot, so a lot. Oh, English yun, saan ka pa, pinaghirapan ko yun, Anyway, ayan kung saan na kami napadpad dyan at hindi ko na alam kung nasan kami. And ito na nga, may nakita kami dyan na kalansay na motor. Pero sobrang ganda niya, astig talaga. Ayan, napakita ko sa inyo. O diba, hindi pala siya kalansay. Para sinaunang motor, ayan, steampunk motor. O diba? Gusto nyo ng tipid pero busog? Mang inasal lang yan. Maraming restaurant dito na afford, maraming restaurant na mabigat sa bulsa. Ngayon lang ata namin nalibot yung D-Mall. As in, nalibot as in libot na libot yung D-Mall. Ayan. So maraming mga ano dito, maraming mga store dyan. And ito na ang nasa left side ko, yung mga store na kung saan yung mga may life na nagpe-painting. Ayan, meron na silang gawang mga t-shirt, sando, or anumang gusto mong palagyan ng print. Meron na mga gawa sila, bibilhin nyo na lang. Pwede rin kami magpaka-customize, ayan. Depende sa inyo. So, afford naman yan. And sa video ko ng day 1, and day 2. Ngayon lang ako nakapag-video ng pabalik. Galing sa pinuntahan. Oh, ngayon lang ako nakapag-video. So, ginanahan kasi and final charge ko talaga yung phone ko para alam niyo na, sulitin na natin yung pag-video na to. Minsan lang to. And syempre, nandyan ang Jollibee. Ayan, Jollibee, Chowking, KFC, ayan, meron dito mga inasal. Ayan, yung mga afford natin, yung mga mura, meron dito mga pagkain na ganun. But, don't expect, syempre, na same ng price dito, yung price sa Manila. Medyo may patong sila dito, mga 10 pesos ata yung patong nila. So, okay lang, kasi 10 pesos naman na yun. And, ayan, diba ngayon lang ako nakapag-video ng pabalik, papunta doon sa hotel na tinutuloyan namin. And nandito kami sa may station 2. Sabi nila may kakainan daw kaming masarap. And ito daw yon, Hollow Mango. So akala ko kasi Maxi Mango yan. So Hollow Mango pala. Ayan yung mga style ng mga mango nila. And then yun yung menu, yung may mga price. Ayan siya. O diba sobrang sarap tingnan. Nakakagutom, promise. At alam nyo ba, ang bigat yan sa bulsa. Kakaperanggot lang yon. Pero 200 pesos na yun, day. Ayan na nga, no? Pumasok na kami. And akala namin, mag-order kami over the counter. So, mag-order pala kami mismo sa may table na. Wow, social, di ba? And ayan na nga, habang nag-order sila, so nakapili na kasi ako ng gusto ko. And nag-video-video muna ako. Siyempre, palalampasin ko pa ba to? Favorite ko kaya ang mango. As in, sobrang favorite ko yan kapag bumibili kami ng mango, nauubos agad yan, promise. Ayan na yung na-order ko, o diba? Dumating na siya. Unang dumating yung order ko. And syempre, sobrang sarap niya, as in. We're here na nga sa house. Ayan, sa hotel na tinutuloyan namin dito sa Boracay. And, ayan, nakakapagod din maglakad-lakad. Pero nakakapag-enjoy naman. Enjoy naman si ate mo. Ayan, sobrang init lang talaga. As in, nakakaano yung init. Hindi pong pagod ka, pero nag-enjoy ka naman. Ganun yung init niya. And, ngayon, mag-change outfit naman ako ng pang-swimming. Kasi pupunta kami sa other side ng Boracay, which is yung tinatawag nilang Bulabog Beach. Yung Bulabog Beach na to is nasa kabilang dayo lang siya ng Boracay. So, ito yung Boracay.
tatawid ka lang sa, yun na yung beach na yun. So, ni-research na rin namin kung ano yung way na dadaanan na papunta doon sa beach. Para, syempre, mas maganda, nagre-research para mas madaling mapuntahan. So, ayan, pupunta kami ngayon, mag-change outfit lang ako. And tingnan natin kung ano yung itsura ng tinatawag nila Other Beach in Boracay. So, simulan na natin to. Ayun na nga, nandito na kami sa labas and yung nasa harap ko is yung brother ko. So, ang way namin ngayon, papunta kami ng D-Mall. Doon muna kami mag-uumpisa para i-dictate namin o i-ano namin sa inyo kung paano pumunta sa Bulabog Beach. Dito na kami sa D-Mall and syempre hindi kami magpapahulin, ready namin yung mga pang video namin and nakikita niyo naman hawak ng brother ko yung video cam niya, o diba? So lalabas lang kami ng D-Mall Plaza, doon kami lalabas muna kami doon. Ito yung may mga souvenir shops. Ayan siya. O, diba? Ang dami ng mga souvenirs dito. Yung iba affordable, yung iba may kamahalan. And ito na nga, may nakita kaming mga souvenirs na mga ganyang bracelet, quintas. Ayan. Crystal Shock yung pangalan niya. And perfect to kapag nagbablog ako. As in, perfect yon. O, ayan. Puntahan nyo na lang to if want nyo ng mga jewelries na ganyan. Ayan, balik na tayo sa paglalakad. So, palabas na kami dito ng D-Mall. And, ayan, nag-transition na ako, diba? Ayan, nandito kami ngayon sa kalsada. Lalakad lang kami ng konti pa left side. Pag galing kayo ng D-Mall, left side siya. And, tatawid kayo ng kalsada. And, ito yung makikita nyo. So, ayan, may Andox dyan. And bye-bye niyo lang yung way niyan, dire-diretso lang yan hanggang dulo. And finally, we're here. Ito na po yung Bulabog Beach. So, ang ganda din pala niya, as in, o diba? Ang ganda niya, may mga hotel niya dyan, may mga restaurant. And nandito pala yung ibang mga activities like surfing kasi sobrang lakas ng alon dito and sobrang lakas ng hangin. So, may mga kite. Ayan yung kite. Ayan. Kite surfing ang tawag doon, ayan. Dito din yung trending na yung puno ng buko na nakahiga, yung maraming lagi nagpapapicture. So, hindi kami nakapagpapicture dyan kasi tingnan nyo naman o sobrang dami ng tao doon. Ayan, o diba ang ganda-ganda din niya, as in. O, paano din siyang Boracay, pero medyo madumi pa yung buhangin niya kasi yung mga lumot nandun pa. Pero pwede ka naman na daw mag-swimming dyan. Ayan. May mga nagsiswimming din ako nakikita dyan. So, pwedeng-pwede kayo mag-swimming dyan. So, ayan. Picture muna kami ha para souvenir. Ito na nga po, pabalik na po kami ngayon sa Boracay. So, ito naman yung Wetland Park. Ayan po yung ilog. Ayan, meron siya mga daanan dito sa gilid. May mga upuan. So, pwede rin kayong tumambay-tambay dyan. And
dito na po kami ulit sa D-Mall. So, nakita namin itong Fiesta Store Outlet kung saan yung price ng t-shirts nila is $99.75 lang po. As in, mura lang po niya. So, if want mo po na mga souvenir na dito sa Boracay na afford, so punta rin kayo dito. Madami po kayong mapagpipilian rito. So, may mga t-shirts, sando, and anything. Ayan, nakalabas na po kami ng D-Mall and now, nandito na kami sa may Dalampasigan. Wow, Tagalog yung Tagalog. So, nag-decide kasi kami na dito na lang maglakad papunta dun sa station kung saan nandun yung hotel na tinutuluyan namin. So, ayan, dito kami maglalakad-lakad. So, para experience lang, di ba? Nag-start na po kami maglakad-lakad at nahawak ko yung slipper ko. Kasi pag nilakad ko siya nung nakachinelas ako, natatagal po yung chinelas ko. So, ginawa ko, binit-bit ko na lang. And, ayan, sobrang lambot ng bukangin dyan as in. Ang hirap maglakad kasi tas natatubig ka pa. Ayan, nag-start na rin mag-video yung brother ko simula pa kanina. Ayan. And, syempre, nag-video ko ng sarili ko. O, di pa nilalakad ako sa tubig. Char. Nakakangalay siya actually, pero exercise na rin, di ba? Sa dapat naming puntahan and ayan, next start na rin po ako mag-video habang nag-swimming kahit tirik na tirik yung araw mga day walang magpapatalo sa swimming natin, di ba bongga? Swimming tayo for the goal. A few moments later. Ayan, tapos na po kami mag-swimming and nagpunta ulit kami dun sa mga t-shirt kung saan na may mga live na nagpe-paint. So, bumili kasi sila ng t-shirt doon na nagustuhan nila. So, binalikan nila ngayon. Ayan, finally we're here na sa house and medyo magulo yung hair ko kasi hindi pa kami susupply. Nagpanlaw na ako galing sa swimming. And ayan, nakita niyo sa video natin kung ano-ano yung mga pinantahan natin. Like yung Jasper Restaurant, yung Jasper Dapsilogan, and yung Maxi Mango, yung sikat na, basta yung sikat dito sa Boracay. And ano ba yun? Yung Bulabog Beach, nakita niyo rin siya. So, maganda siya as in, pag na-develop siya, medyo madumi pa kasi gawa ng mga lumot-lumot doon. Tapos medyo madumi din yung buhangin. Pero, pwede namang nag-swimming doon. And nandun yung mga ibang activities like surfing, yung sa balloon, anong tawag doon. Basta yun na yun. Nandun lahat yung ibang activities. And meron din doon mga hotel. Restaurant. So, ayan. Kung tinatamad naman kayong pumunta o mag-walk papunta doon if galing kayo dito sa station 1 or 2 or 3 dito sa Boracay, pwede kayong mag-tricycle. Lalampas lang kayo ng demo, then mag-tricycle kayo papunta doon if ayaw niyong mag-lakad-lakad. So, carry naman siya nakarin. Yun nga lang,
medyo nakakapagod, syempre, sobrang init din ng araw. And ayun na nga, yun yung mga napuntahan natin, and nag-enjoy ako, syempre. And ayun na nga, dito ko natatapusin yung video na to, and sana nagustuhan ninyo. See you tomorrow. Ayan, it's our third day here, so bukas, it's our fourth day. So abangalin nyo yung video ko tomorrow, and dito ko natatapusin yung video na to, and thank you for watching. Goodbye. See you in my next vlog. Bye!